Empieza a engrosar entre el eritema, Martín. Sa pagkakataon, ay mamatay na sa patandaan,
pagtutuloy-tuloy dahil magkakaroon niya ng mga daughter churches. So yung institusyon, hindi po wala. Patuloy ng patuloy na. Yan ang sinasabi na, the gate of hell shall not prevail. Kanino? Dito sa institusyon na church. The institution church, the forces of evil will not prevail. So yun ang isang pag-intindi dyan, no? Ang isang pag-aparaan ng pag-intindi dyan, kahit anong depensa ang gawin ng kaaway, pag umatake ang simbahan ng Panginoon, para ito magkakaroon ng buhuma yan. Kung sa Saudi, nagkabuhuma, di ba? Nagkaroon ng church sa Saudi, bawal na bawal din naman eh. Nag-jeta, nagkaroon, may pastor check, sa Riyadh, mas kung Riyadh, at kapital ng Saudi, mayroon simbahan. Communist China, bawal daw, daming simbahan doon. So, saan na bumunta ang mga araw ng Evangelio? Gagawin ang pangangaral ng Iglesia ng Panginoon, maraming magkakaroon niya ng resulta dahil pangako ng Diyos, the gate of hell shall not prevail. So, the other way of interpreting it is kahit na anong puwersa o pagkatake ang gagawin ng kaaway ng Panginoon, hindi niya magagabi ang institusyon niya. So another passage, Acts 4:1-4. Parang ganyan itong uposan natin ng interview, no? Acts chapter 4:1-4. And as they speak unto the people, the priests and the captain of the temple and the Sadducees came upon them. They dreamed that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. And they laid hands on them and put them in hold unto the next day, for it was now eventide. Howbeit, many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. So, pagsalba mo ninyo. Itong passage na ito, parang meron mga negative na nangyayari. Meron patay na nangyayari. Ang mga alagad ng Diyos, they were being arrested. As they speak of the people, the priest, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them, kanino, sa mga disipulo ng Panginoon. At binawalan silang pangaral. Ano? Dahil sa rin nasasaktan na mga alagad ng Panginoon, ipinapangaral, nangangaral sila sa pangalan ni Jesus Christ, ipinako, ipinapako ng kanilang mga religious leaders. Now, they dinampo, ano, and they laid hands on them, at they, pabili lang yung mga kababaihan. Makita niya,
31, same chapter. Acts 4, 18 to 31. And they called them and commanded them, not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. So, muli na naman silang pinawala na magturo sa ngalan ni Jesus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them because of the people. For all men glorify God for that which was done. For the man was about 40 years old, and how many this miracle of healing was shown. And being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God, which hast made heaven and earth and the sea, and all that in them is, who by the mouth of thy servant David has said, why did the heathen rage, and the people imagine vain king? The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his tribes, for of a truth against thy only child Jesus, whom thou hast appointed, both Herod and Pontius Pilate and the Gentiles. And the people of Israel were gathered together, for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. And thou, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word, by stretching forth thy hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. So, alam naman po na naging epekto nito ng persecution. They made them pray. They were united in prayer. And not only that they were united in prayer, naging mas matapang sila na mamaharap. So, yung bukanan po, process sila. Umatake sa Satanas, pinag-execute sila, pinag-ahirapan sila. Ang layunin to destroy the church, to weaken their resolve. But what happens is the opposite. Ang nangyayari sa kanila, ay lalo sila naging united in prayer, at naging mas matapang pa na ipaparal ang Evangelyo ng Panginoon. Kaya kita natin dito, no? That's another proof of the indestructibility of the church. Another passage, Acts 5:3-10. Sa naman natin ang book of Acts, chapter 5, verses 3-10. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie with the Holy Ghost, and to give back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own? Was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto man, but unto God. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost, and with fear came on all them that heard these things. And the young man arose, wound him up, and carried him out and buried him. And it was about the space of 3 hours after, when his wife, not knowing what was done, came in. And Peter answered unto her, tell me, wherein he sold the land for so much? And she said, yea, for so much. Then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young man came in, and found her dead, and carrying her forth, buried her by her husband.
patuloy natin hanggang hanggang 11 and 16. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. And of the rest, there's no man joined himself to them, but the people magnified them. And believers from the war added to the Lord, multitudes both of men and women. In so much that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed everyone. So, ano itong event na ito? Si Ananaya, nagbenta ng lupa, binenta, no? Yung mahalaga na napabekahan, dinert over sa mga apostles. At sabi niya, dinodonate ko na lahat ng pera na yan para sa mga nangangailangan, mga mahihirap, at mga overstaying, mga Hudyo na nandito ngayon sa Jerusalem. Pero ang nagbihim siya, hindi lang itong hindi buong pabili niya. Pagtago siya ng ilang bahagi ng mga napapentahan. Dahil naingkit siya doon kayo niya, kay Barnabas. Si Barnabas ang unang kumuha niya. Si Barnabas, nagbenta ng kalupa, lahat ng napapentahan, then ang robbers ng apostles para distribute sa mga bagpags pagkain, mga nangangailangan. So ito si Ananaya, sa kaibang kasawa, probably they were prominent members in the church. Eh, gusto rin nila na papuli. Siguro may mga members sa church na natutuwa kay Barnabas. Ano, hindi naman hinahanap ng Barnabas yung papuli, pero hindi niya iwasan na mga members na kinokomment sila sa kanilang ginawa, no? At na-appreciate yung ginawa ni Barnabas. So si Ananaya sa Pilar, gusto ko rin lang maranasan yung appreciation ng tao. Matagbenta rin sila, pero hindi talaga buo ang puso nila na ibigay lahat. So kumbaga, mga 30% o 50% pinagawa nila, pinalabas nila na yun na lahat ang napapentahan. So they want the praise of men, pero hindi yung sacrifice na kagaya ng pinakita ni Barnabas. So nagsinumanin sila sa Diyos, nagsinumanin sa Iglesia, at nagsinumanin sa banal na Espiritu. Ngayon, itong pangyayari nito na tingin natin, at again, this is another negative thing ito na nangyayari sa church, no? Na, kasi bakit negative? Namatay itong Ananaya. Tinanong siya ni Peter, ano ba yung nalaga? Opo, yan na. Hindi ka nagsinumanig. Hindi ka nagsinumanig sa Diyos sa tao na nagsinumanig sa Diyos. Yung mga tao na magdaligin sa'yo dyan, sa labas. Pagkarinig niya na yun, nagulat ka siya. After 3 hours, yung misis niya na kaya, dumating sa pera. Hindi niya alam yung nangyari. Sabi ni Peter kay ano, kay sa pera. Ito ba talaga ang amount ng napagkabito niya ng lupa? Opo, yan nga po. Sabi ni Peter, bakit kayo nagkutsaba ng mister mo na magsinumanin sa Diyos? Hala, yung mga taong nagliling sa mister mo, nandiyan sa labas, nagkapag kayo. Pagkasabi ni Peter, nagulat tayo si Pyra, no? Dinilimin ng mga young men. So, sabi natin, negative na naman ito. Atake ito ni Satanas. Dahil, may bakit na nangyari sa Iglesia. Ito ay nakakaya ng nangyari. At hindi lamang nakakaya na nagsinumanin sa loob ng Espiritu, may pinatay pa ang Diyos. But out of this seeming negative thing that happened in the church, na maaaring si Satanas was also behind this because he was always there to tempt the children of God. Ano? Pero ano po naging resulta? Ang naging resulta nito, hindi panghina. Hindi panghina ng Iglesia. Hindi ano po? 11. And great fear came upon all the church. It resulted in the
purification of the church, na purify ang church. At they got united, ano, sabay na nagkaroon ng takot, and upon as many as heard these things, and by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Hindi lamang yun, na sabay ng purify, according to verse 14, lalong dumami ang mga miyembro. So sa Acts chapter 4, Acts chapter 5, at sa Acts chapter 4, ilan yung nasa'y? Maligod dun sa nabaptize sa chapter 2 ng 3,000 souls. Doon sa chapter 4, men, ilang men yung napatagdag sa kanila? 4,000, di ba? Ay, 5 at 4. 5,000. So may 3,000, may 5,000 in chapter 4. And then chapter 5, verse 14, and believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women. So again, this proves again the indestructibility of the church. Now another passage, Acts chapter 6, verse 1. Acts 6, 1. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Christians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. So ano ba itong nangyayari dito? Sino ba itong Christians at sino itong mga Hebrews? Sino itong mga ba? Who are these Christians and Hebrews? Anong lahi ito? Greek, kaka Hebrew? Actually, by blood, pare-pare yung mga Hebrew ito eh. Pare-pare yung mga Hebrew lahat ito, by blood. Pero bakit? Meron din ako tinawag ng Christians. These are actually Jewish people who are foreign born. Sa ibang bansa sila pinakanap. Kaya ang kanilang lingwahe ay Greek. So, tawag sa kanila, Christians. Pero makagod ko rin yan. Actually, overstaying nga sila rito eh. Continuation ko rin ng ano, ng Pentecost. Na marami sa kalang nakakilala sa Panginoon during the day of naligtas sila sa lintong agad, hindi agad sila umuwi. Pero dahil sa overstay sila, inaakos na naman ng budget, nagbenta na nga ng property si Barnabas, nagbenta na rin ng property si Ananaya at Sapphira. Ngayon, yung mga widows na hindi kaya magandang buhay, eh, pinapakalagaan ng iglesia. At makalaman, talagang human nature yata talaga, no? Kahit ang mga mananampalatayana, kasi din mga kapitbahay, kasi din mga kapitbahay, pinaprofit tax, di ba? Kumbaga sa pila, oh, kumare, pero pumila dito ka na, ako nung invader stock, dito ka na, ganyan, no? So, yung mga Christians, alam sila pa siya itong kakilala, doon sa mga nagdi-distribute ng pagkain, o ng in-stock, o ng in-stock man, nagreklamo, nanineglect sila, napapabayaan. Basta ma-prioritize yung mga taal na mga taga-Israel. Yung mga locally born, mga native. Mas sila yung ma-prioritize. And sinasabi ng verse 1, in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Christians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. So, that's the problem. What's the problem? Murmuring. Verse 7. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. So, anong naging resultant ito, mga kapatid, ano? Nung verse 1, may murmuring. That's the problem. Na maaaring magbigay kasi pa. Pero ano po naging resulta? Mas dumami sila. Kasi, ang ginawa ng mga alagad, sabi nila, oh, sige. Hindi namin dinilita yung problem niya. Nagalap tayo ng mga masiwa dyan. Doon, simula, pagkakaroon ng mga deacons. Kaya nagkaroon ng necessity for deacons. That's time na introduce yung deacons. Pinakamagis
kung hindi naman rason niya na bilang kami ng mga lagad, eh, pabayaan na namin yung aming pangunahing pagkunin. Ang pangunahing natin pagkunin ay ang pananalangin at ang pangaral. Pero meron din problema. Ito gagawin natin. Hanap tayo ng mga tao, mga kalulakihan, puspos ng kalunungan at ang banal na espiritu na itatalagay natin na papamasiwahan ang pag-distribute ng mga relief. And so they chose, the church chose how many deacons? Ilan ang pinili nila ng mga pag-ing deacons? Church? Seven. So yan ang unang-unang mga deacons. Philip, kapag kita pangalan natin. Verse 5. And the same pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, the evangelist, dito yung Philip the apostle. Kasi ni Philip na apostle, di ba? Ito po ay si Philip, the evangelist. And Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, Nicholas, a proselyte of Antioch. Whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. And then the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Again, it proved the indestructibility of the church. Another passage, Acts 8:1-4. Acts 8:1-4. And so of Tarsus, ito si Pablo. Pablo siya naging pananampalataya. Saul was consenting unto his death. Sino yung his? Stephen. Stephen's death. And at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, he made the havoc of the church, entering into every house and hating men and women, committed them to prison. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. So again, andito po yung atake ni Satanas, no? Gabi ang persecution. Malala nyo, inaaral po natin yung armor of God, the believer's armor. Bakit kailangan ang soldier of the Lord, yung kanyang helmet? Because of the long sword, the rock of fire. Ang helmet, primarily, armor yan to protect the head from the rock of fire. Rock of fire is the broad sword. Yung sa pagklase ng sword is the Mahaira, ito yung short. Ito yung binabanggit na the sword of the spirit, which is the word of God. And then yung sword na binabanggit sa Hebrews 4:12 na the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged makaira. Two-edged makaira. And above all, taking the shield of faith, known as verse 17 of Ephesians chapter 6, and take the sword, the makaira of the Spirit, which is the word of God. So, ano ba itong helmet, kasi ang helmet. Ang helmet, protection hindi sa makaira. Ang helmet, protection para sa wrong fire. Ang wrong fire, yan yung gamit ng mga cavalry na nakasakay sa bayo. At pagka sila sa musugod, kinahalibas nila yan. Para kanya, alagang nila yan. Focus niyan, thrust talaga niyan para sa ulo. Kailangan ng helmet, para may protection ka sa injury. Dahil napakalaki ang espada niya. Maabot siya ng 4 feet. Maabot ng 4 feet ang haba niya.
at dalawa kamay ang mga hawak niyan. Pag nakahelmet ka, pag naporoba ka at nakahelmet ka, hindi na mabutol ang ulo mo, pwede mag-crack sa loob. Ilalo na kung walang helmet. Kaya mga soldiers ng araw, hindi sila umaalis sa walang helmet. At yung broadsword na niyan, ayan, two-edged yan, dalawang edges. And Satan's two-edged sword, broadsword, ay yung ano po? Discouragement and doubt. Alam mo niya? Yan yung dalawang edges ng broadsword ni Satan. At ang inyong ulo natin. At ang gagamitin niya yung broadsword niya. At ang broadsword, nagamit niya dalawang edge niya. Dalawa yung panghiwa niya. At yung ginagamit niya na dalawa na pang-atake sa atin ay yung discouragement and doubt. If people are in doubt, you will be paralyzed. Kasi gusto mong makapag, alamanin ka kasi makamarupok. Pag-apak ko, mabalik, mahulog ako sa bagay. So, pagduda ka, hindi ka rin makakilos, di ba? Paralyzed ka, you are practically paralyzed, hindi ka makakilos. Na, ano ka, parang nagiging immobile, ano, or petrified, or inaction. Kaya makagalaw, hindi mo alam ang gagawin mo. So, stagnant ka. Isa pa, yung discouragement. At ang pinaka-effective na paraan ni Satan to discourage believers is by way of persecution. Kaya ginamit niya dito sa New Church, matindi yung spread, nagkaroon ng evangelistic explosion ng panahon ng mga lagad, yung early part ng mga bubabax, aakit ng Panginoon, ilan ang nabaptize sa Acts chapter 2, 3,000. Sa Acts chapter 4, 5,000. Pagdating ng chapter 5, napakarami pang napagdagda, mga babae at mga lalaki, pati mga priest, napakarami na nililigtas. So, hindi na active si Satanas, nagpatuloy siya ng atake para mapahinto ang paglaganap ng gawain ng Panginoon. So, ginamit naman niya ang persecution by criticism. At ang main figure sa namimersipin sa church ay isang ano, kasigasig na alagad ng Judaismo by the name of Saul of Tarsus. Pinakalagkad niya. Hindi lang ang pinakalagkad, pinamabilanggo at pinapapatay. Kaya kasabi niya, ako isang mamamatay tao. This is a faithful saying that Christ came to save sinners of whom I am chief. Sabi nga niya, I am not even worthy to be called an apostle of the Lord because I have persecuted the church. Pinasikit niya yung Iglesia ng Panginoon, pinapapatay niya. Pero yung atake na ito, sabi natin, nakaka-discourage siya, siguro. Mag-minimize ang gawain ng Diyos. Mag-decrease. Liliit ang effort ng simbahan. Kasi, patindi ang nangyayari ng persecution. Actually, mga kapatid, hindi ganun na nangyari. Baligtad ang nangyari. Dahil ang iglesia ng pinasipyo, dahil sa persecution, kumalat sila. No? At gusto ko yan into diaspora. Yan. Ano yung diaspora? Pagkalat ng mga laga kung saan sila nagsasara ng pagkalat. Tuloy-tuloy ang diaspora na yan. Actually, yun naman talaga ngayon na nandiyos eh. Ha? Bago pa kayo ng Panginoon, nabili niya. Wait, sabi niya, until you receive the Holy Spirit. And you shall receive power when it comes. You shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. And you shall be my witnesses in Judea, Jerusalem, Judea, Samaria, and then where else? Uttermost parts of the earth. At hindi na just uttermost parts of the earth, referring to the Gentiles, Gentile regions. Pero ayaw nilang umalis. Kaya pinalimit ng Diyos ang persecution para mangyari yung purpose ng Diyos for them to scatter and evangelize the world. Kaya dahil hindi nalang sinunod yun, pinalimit ng Panginoon ang persecution. So, sa punto ni Satanas, ang layunin niya, kaya may persecution.
execution, papayin ko rin ang gawain ng Diyos. Pero ganun ba nangyari? Hindi. Ang nangyari po, kabaligtaran. Dahil yung mga tao na nagsikalat dahil sa persecution, ang nangyari sa kanila in verse 4. Therefore, they themselves scattered abroad, went everywhere, preaching the word. Kaya nga nung nasave si Saul of Tarsus sa Damascus, di ba? Agad-agad, pero available na pwede mag-baptize sa kanya. Sino yung nag-baptize si Saul of Tarsus? Ang pangalan mo nag-baptize kay Pablo? Nung pinag-baptize si Pablo, di ba, bata mo lang siya? Nung pinag-baptize siya, parang may nalag-lag na paliskis sa mata niya after the baptism niya. Tapos yun yung baptize sa kanya, parang kalamanin. Sabi niya, parang iba yung ano, ang narinig ko rito yung mamamatay tao ng mga Kristiyano. Kung hamatay ng Kristiyano, sure kayo, Panginoon, na magpapabaptize na siya para maging disciple niya na rin. Sabi ni Panginoon, i-baptize ko because he was a chosen vessel unto me para ipakilala niya ako sa mga Gentile. Sino yung nag-baptize sa kanya sa ato? Hindi sa kanya eh. Ha? Binaptize siya saan? Sa Syria. Sa Syria ito, Damascus eh. Although yung Damascus si Saul of Tarsus eh. Pagpasok niya ng Damascus, meron ng mga nanampalataya ito na magbabaptize sa kanya kahit na name of Ananias. So, iba yung sa Ananias at Sapphira. Ayan. Ito, Ananias din yan. Kaya yung Ananias na nag-baptize kay Saul. Kaya si Pablo, di ba, mga nakakarating ng Roma, di ba? Sumulat siya sa mga taga-Roma, may simple iglesia na ron. Di ba? First time pa lang siya makakatuntong ng Roma, bilang apostol, pero may iglesia no? To the church at Rome. Sino yan? Yun yung mga discover. So again, we're talking here and we're talking tonight about the indestructibility of the church. Maraming ginagawa tao na just destroy his church. But again, the Lord promised victory sa kanyang church. Sabi niya, the gate of hell shall not prevail against it. Another passage, Acts 11:19-21. Acts 11:19-21. Now they, which were scattered abroad, upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenicia, Cyprus, Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. Up to 21. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then, about 21 na. Okay? So, persecution po ito, no? Persecution na ginawa ni Saul of Tarsus. Kung na-convert si Saul of Tarsus, actually, tuloy-tuloy pa rin persecution na yan. At patuloy na nagsisipangalan ng mga manunumpalataya at kung saan man sila matatpan, patuloy pa rin ang kanilang pangangaral. Pero karamihan sa kanila, nandito lang nangangaral sa kapwa, mga Hudyo na napapagpan sa iba-ibang lugar. Sa mga din ng araw, kalat-kalat din. Kaya si Pablo, na apostol na siya, ang ugali niya, bago siya makarap sa Gentiles, he was the apostle to the Gentiles, pero pag napagpan siya sa sakular, sinagog mo na kanilang hinahanap eh. Hudyo, di ba? Hudyo muna at sinagog sa Hudyo yan eh. Pero dahil siya apostol sa mga Gentiles, talaga walang reception sa kanya mga Gentiles, ang mga Hudyo. Kaya sabi niya, kayo sana muna dapat pakinabang dito eh. Pero dahil tinatanggahin nito, sabi ni Pablo, I'll go to the Gentile. Pero ang practice niya po sa po, kahit mapunta siya ng mga Gentile countries, hinahanap niya sinagog. Dahil gusto niya talaga unang makarinig ang kanyang mga kababayan. Pero ayaw talaga ng mga Hudyo. Sila pa nga ng Indestructibility. Pinersecute siya ng mga Hudyo sa Berea. Pinersecute siya sa Thessalonica.
Thessalonica, pinersecute siya ng mga Diyos sa Athens. Kaya sabi niya, sa Gentile na lang ako, kaya yun ang talaga po ako sa kanya. He was the apostle of the Gentiles. So itong mga disiplo, na kumalat dahil sa persecution, eh sa Hudyo lamang nakangarap. Pero nung nakita si Apostle Paul, ginawa siyang apostol ng Panginoon, at sa puwang na nanunan sa pangangaral sa mga Gentiles. Okay? So last passage, kung mabasahin natin sa gabi ito, chapter 12, verses 1 to 5. Now about the time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Before I continue, no? Sino bang Herod ito? Kung maalala ko, sino bang Herod ito? But in the Bible, there are several Herods that you will encounter. Merong Herod the Great. Ito yung Herod na napamatay sa mga babies. Hindi bumalik yung mga wise men. Yan yung Herod na napatayo ng nag-renovate sa Temple of Solomon. So, builder ito, administrator, builder, engineer. Galing ko na administrator. Herod the Great. Meron din natawag na Herod, yung pumalik sa kanya, Archelaus, yung nakapalik. And then, meron din natawag na Herod Agrippa, Herod Antipas. At kung nakaharap ni Pablo, siya dinitis kay Phoenix at kay Festus, Agrippa na yan. Herod Agrippa. So itong Herod, hindi pangalan niya. Title ng Pharaoh. Pharaoh Ramses. Pharaoh. Ganun din yung Darius. Ang Darius, title din niya. Darius 1, Darius 2. Ang Antiochus, ganun din. Antiochus 1. Antiochus Epiphanes. Antiochus 2. Antiochus 3. Mga title lang po niya. So itong Herod the Great, ano ba ito naging hari? Ito kung Herod the Great na yan, ang panahon ni Julius Caesar, may kalaban sa Julius Caesar, ang ginawa ni Herod the Great, ano bang lahi ng mga Herod? Ano lahi? Ha? Ano yung nangyari na lahi ng mga Herod? Sa lahi ng Caesar, also known as the Edomites. Edomites ito eh. Mga Edomites yan. Ang kami ni Esau. Ano paano ni Julius Caesar? May kalimba si Julius Caesar. Kumampi kung siya pa si Herod the Great. Tinulungan niya si Herod the Great. Siya si Julius Caesar. Nanalo ngayon si Julius Caesar. Naging emperor. Bilang pagtanaw ng unang talong kay Herod the Great, ginawa niya governor si Herod the Great. Ngayon, ang mga area na napunta kayo ni Herod the Great, part ng region ng Israel, northern Israel, yan. So, siya yung namahala niya. Ngayon, para sumikat siya, marami siya mga infrastructure na ginawa. Naging pabait siya sa mga mahirap. Although, yung kanyang mga pagiging vicious, criminal mind, pinagtapak pa niya ng mabubuting gawa. Pero, ang talaga siya ng tao, vicious. Pinapatay niya ang kanyang sariling anak. Pinapatay din niya ang kanyang asawa. Pinapatay din niya ang kanyang biyanan. Marami siyang pinatay ng mga kapag-anak basta nalalagay sa kamangin yung kanyang posisyon bilang hari. Pinapatay niya. Maalala niyo, kapatid yung mga wise men, naparito kami para sa bayan ng pinanganak na hari. Anong ginawa niya? Inalak ng patayin nyo, maybe dahil ayaw na natin magkaroon ng ibang hari. So, seloso siya sa posisyon. Gangaman sa posisyon. Pero parang pagtakpan yung kanyang pagiging cruel, criminal, naging ano siya yung palabigay sa mga mahihirap, buwasan ng mga infrastructure projects. Naging mabait siya sa mga audio. Ngayon, sa tuwa ng mga audio sa kanya, masaya ang mga Hudyo, gumanda ang buhay ng mga Hudyo.
tumaas ang pangumuhay ng mga Diyos. Ngayon, standard of living ng mga Diyos tumaas. Kaya nagkaroon pa ng political party sa Israel na inako na ng Panginoon sa Kristo ng mga karami siya. Yung tinatawag ng mga Hero. Nabasa niyo sa kapila, Herodians. Diba meron niya? Political party yan, hindi religious party yan. Kumbaga, parang ano yan yan, mga yellow cards yan yan. Mga ka-DDS yan. DDS, yellow cards. Mga liberal party. Yung mga loyalist kay Herod yan, pero kay Herod. So, hindi ko maalam ang mga ito na si Herod Antipas. Ito yan, binabasa natin sa Acts chapter 12 na dinampot na si James. Nakita niya na natuwa yung mga audio na napatay si James. So, sinunod niya dinampot siya na si Pedro. Dahil gusto niya ipis ang mga audio eh. Nakikita niya na natutuwa ang mga audio na napatay si James. Ayos ang pagkupay ng mga alalag. So, pinahuli niya rin si James. At pinabantayan niya ngayon si James. Ang nagbantay kay James, after a quarter yun. Sabihin ng quarter yun, 16. 16 yan. Apat na apat. So, bago ka makakabing dyan, 16 na sundalo ang tatawirin mo. Sige, apat, bawat pintuhan, apat ang nagbabantay. Nakakanikalata siya. Pero that night, si Peter, tulog, hindi si ng anghel. At hindi rin naman ito, no? Pupugutan ng bulo ng umaga, natutulog pa. Nakakulog siya dahil relax na relax siya. He is at peace with God. Ay, tayo, pagka ganyan, hindi na nakakatulog, di ba? Pagka ng mga rena. Ay, nakakagitin tayo na mayroon pa tayo ng buwan. Hindi tayo nakakatulog. Ito, kinabukasan. Pero tulog. Si Rizal, ang mga i-execute the following day, eh, dami ng ginawang sulat. Diba? Bilid dito, bilid sa kaya, ano? Bilid sa nanay niya, bilid sa kapatid. Dito lang, may pinili siya para sa Pilipinas yung kanyang i-ultimo sa Diyos. Kaya sa Peter, walang binibilid, tulog lang ka. Ano kayo, Peter? Vamos, isa tayo. Lalabas na kita. Hindi naman makabantay para makatulala, para wala nakikita. Dito lang sila ng hangin, masamantala. Para wala sila nakikita. Kasi wala na na-freeze. Paradise. At, lumabas ko dito. Ito yung ano eh. Mga pagdating din sa house church, kumatok siya. Prayer meeting. Eh, tuloy-tuloy yung tatok niya, yung isang member, si Dorcas, teenager, balalita. Ano naman, Dorcas? Roda. Ano pa lang? Roda? Ayan, Roda, mga na. Tumapos pinto. Okay, sino yan? Diba usually tayo pagkawin yan, sino yan? Hindi naman natin sinasabi pa kalang eh. Ako, diba? Ako. Pero pag salita ka ng ako, nabubusay sa kanya. Alam mo pagkat na nakatira, kung sino yung nasa labas dahil alam mo natin ang boses ng sasalita. Sa tuwa ni Rhoda, hindi niya binuksan yung pinto. Tumapuli sa loob, sabi niya, mga kapatid, yung pinagpipray natin ng mga raya, at na sa labas. Sabi ng mga membro, shhh, magpray na lang. Tuloy mo yung panangalangin. Pagpray natin yung makalabas sa pwedes. Si Pedro. Sabi niya, hindi na, andyan na nga eh. Ano ka ba? Nakakulong siya. Sabi ni Roda, hindi. Andyan na siya, nakalaya na. So, sabi ng mga pati, ano nga natin? Magbukas na nga si Pedro, ito yung tako. Si Pedro man. Ngayon, pinabukasan. Lalabas si Pedro ni Herodes. Wala, wala si Pedro. Pinagpapatay niya yung lingahan niya yan. At nagpalumpati siya. Sinumbat-sumbata niya yung mga audio. Sinumbat-sumbata niya yung mga bayan. Tiro, Sidon. Marami siya na sinumbat. Sa ganda ng kanyang palumpati,
pagtuon pa tayo ng sarili ko, ako, sabi ng mga tao, this is the voice of God. This is not the voice of man. Kaya dahil sa yakap niya, sa pagpapalalo niya, sinaktan siya ng Diyos. Pinakahit siya ng Diyos sa uod, di ba? Kinahit siya ng uod, malalo hanggang palabas. At siya'y namatay doon sa kinatatayuan niya. Kaya nagkwento ni Herod. Kaya magkakamali, Herod at Aneta o Herod ang Diyos. Kasi si Archelaus, yun yung pumalit kay Herod Agrippa. At si Herod Agrippa, yun yung pumalit kay Pablo sa pagpikiti si Pablo. So si Herod Antipas yata ito. Pero ang point dito, mga kapatid, no? Herod was there, or he was out there to persecute the church. Yung mga leader, pinatambot niya, Peter, James, ang layo din niya, para mapahinto ang gawain ng Diyos, mabigyan ng pag-aplis sa mga Hudyo. And ultimately, sa Satan, siya matutuwa dahil matindigyan ang gawain ng Panginoon. Pero mga kapatid, again, na-approve na naman natin na yung persecution, hindi ano eh, hindi yan paraan para ma-destroy ang gawain ng Diyos. Hindi yan ako yung dalanagin na sulta. Yung persecution, it made the church one. It united the church in prayer. It purified them. And persecution emboldened them. Pinatapang sila ng persecution. Di-unite sila ng persecution. Na-purify sila ng persecution. And it made them pray. Sila ay tinulak ang persecution nila into prayer. Okay? So again, na-prove natin dito mga kapatid ang indestructibility of the church. So tingnan natin yung introduction natin. Destructibility of the church. This large number of scriptures revealing persecution sets before God's people a pattern that should bring great faith. Nakikita natin dito, no, ang isang pattern ng ginagawa ng Diyos sa kanyang mga iglesia na dapat magdudulot sa atin ng lakas ng loob at pananampalataya na hindi persecution ang magpapahina sa atin. Dahil ang persecution na yan, yan ang lalo magpapatibay sa mga anak ng Panginoon. Magdayunin ni Satan, persecute us to discourage us. Pero pagka dumating yan, it will make us pray. Pag nag-pray tayo, we become strong. Or when we are weak, we are strong. Okay, and letter B. The truth that bursts out is that God's purpose shall stand. According to Exodus 1:12, the children of Israel increased more and more. The more that they afflict them, the more that they grow in number. Ang ginawa ng mga Egyptian sa Hudyo, para hindi dumami, pinahirapan ng pinahirapan. Ilatigo, pinago, ditalikin. Para hindi dumami. Pero sabi ng Biblia, the more that they were afflicted, the more that they grew in number. At yan din nangyari sa New Testament Church. The more that they were persecuted, the more that they grew in number. Baka sabihin natin, yan na yung ba? Meron pa ba niyan? Actually, meron pa mo, mga kapatid. Meron pang lugar ngayon sa mundo na bawal ang Christianity. Krimen na maging Kristiyano. Sa Malaysia, hindi ka pwede magpalit ang Manilo. Kapag iniwan mo ang pagiging Muslim mo doon, aharap ka sa husgado. Sa Pakistan, kapag nag-iba ka ng religion, pwede kang patayin ang kuya mo, pwede kang patayin ang tatay mo, at hindi kayo pagtatanggol ng gobyerno. So meron pa rin persecution na yun sa mga pagiging Kristiyano. Pero ang tanong mga kapatid, may pinagkaiba ba sila sa atin? Mas depraved ba tayo kaysa sa kanila, sila less depraved? Mas noble ba sila, tayo less noble? At
only, mga kapatid, people will always be people. Sa mga lugar, sa mga panahon, ang tao walang pinag-iba. Pero mga kapatid, ang Kristiyano, ang Iglesia ng Diyos, pag nalagay sa sitwasyon na sila i-persecute, hindi pa yun ang magpapahipon sa kanila. Hindi yun ang magpapahubo sa kanila. In fact, lalo silang dalangin. Alam niyo po yung makalipas na Middle Age? Yung Middle Age. Alam mo yung Middle Age? Ang Middle Age, simula ng 1400s up to 1600s, also known as the Dark Ages, pinagpuputol-putol nila sa pinikapin ng Losius. Wherein that the Baptists have been grievously tormented and cut off with the knife, they would have sprung in greater number than all the reformers. Bakit mga kapatid? In the span of 1200 years, ilang Anabaptist ang pinatay? Abot na 50 million. Grabe ang persecution niya. Pero hindi sila huminto. Patuloy silang dumadami at dumadami at dumadami. Mukhang ganyan yata talaga ang pagkakagawa ng Diyos sa mga Kristiyan. Pabor natin ang pahirapan na yung tumitiwa. Parang Pilipino. Ngayon, lalo kumalabag. Mientras nasusugatan ka lang. Habang nasusugatan, lalo tumatapak, lalo kumalabag. Parang sinigilin, parang pinipigil, lalo nagigilin. Mas minigil, lalo nagigigil, no? So, this is not to say the indestructibility of any particular church, but of the divine institution, the local church. So, this lesson is to assure us of the indestructibility of the church. Ngayon, alin ang hindi mag-destroy? Ang hindi mag-destroy ay ang institution. Ibig bang sabihin ito, mga kapatid? Kahit aling particular church ng Panginoon, hindi mag-destroy ba? Ibig bang sabihin, kahit anong simbahan ng Panginoon, kailan ba hindi masisira? Hindi mamamatay? Di ba yung explain ng indestructibility? Di ba yun? Does it mean no particular church of the Lord will ever be destroyed or will ever die? No. In fact, Jerusalem Church, wala na ngayon eh. Namatay na eh. As an Ephesian church niya, wala na. Nag-ispir na. Kaya tayo ba? Yung Philadelphia, hindi nakatikin mo rin yung Panginoon. Asan na? Wala na. Ang church ni Spurgeon, para kapakatin sa loob, makapasok. 1 week in advance, dapat mayroon ka ng reservation. Dahil binudugog talaga yan. Nasaan na ngayon? Para magiging Pentecostal naman yata. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ng indestructible ay yung institution. But it doesn't necessarily mean na no particular church of the Lord will ever be destroyed. Pero mag-destroy. Kung hindi man ito ma-destroy ng kalaban from without, it can be destroyed from within, or it can be destroyed by its natural, by the natural force, force of what? Death due to age. Dahil ang simbahan, kapatid, parang kakawalan ng tao yan. Pag umabot na sa matandang-matandang edad, it will die a natural death. So, hindi ibig sabihin na nangako ang Diyos ng indestructibility sa kanyang church, the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ang Bethel Baptist Church ay kailan man ay hindi na mawawala. Hindi nga mo. Pwede mawala ang Bethel Baptist Church. If it cannot, if it will not destroy from without, it can be destroyed from within, or it can be destroyed by its age.
Pag tumagal na tumagal na ito, hindi pa nagbabalik yung Panginoon. Let's say, mga 150 years as a church. Or 100 years as a church. Posible yan na unti-unti, mawala na ang kanyang dating virtue, pwedeng mawala na ang kanyang dating maninibigan, hanggang sa lumabnaw na nalumabnaw, hanggang sa yung kapwa-puwa na natin nagtataguyod, hindi na pala baptis ang pinangawakan, ano? Naging J.I.N. na pala sila. Naging Jesus, may rakyat na sabi nila, ayaw na namin ang buhay ng baptis, ang mga inyuro namin, masyadong makalupa, hindi na napapanahon. Ibahin naman natin ang kanta at ang instrumento. Ibahin naman natin ang method. Ibahin naman natin ang pamamaraan. Yung natutulad sa iba, para masaya. Eh, nagkaisa yung buong iglesia. Wala na. Pag-gising nila, following Sunday, hindi na baptis. Pagpagan natin ang pangalan natin, charismatic baptism. Eh, baptism. Charismatic baptism. So, pwede ma-destroy ang particular person. Ang pinakamu-pinakamu ng Diyos na hindi ma-destroy ay ang kanyang iglesia, ang kanyang institution. The institution church will not be destroyed. Okay? So, dalhin po natin ito ulit sa next Wednesday. Hindi po natin natapos, no? Introduction na yung natapos natin. So, ito ulit, yung ating aaralin, patuloy po natin. So, tayo din kami lahat at mabukas tayo sa panalangin. I would like to request Brother Jason to please close us in prayer. Great. Amen. Hey.